Roman. Welcome sa atin pong online prayer meeting dito po sa Sanctuary. Send your prayer requests and be assured that we're going to pray for you and also lift you up in prayer ngayon pong gabing ito sa atin pong online prayer meeting. At napakaganda po sapagkat ang Diyos natin ay walang imposible sa Kanya. And there's no distance in prayer as well. We have sisters from Qatar na nagkaroon ng COVID. We prayed last week, and praise God because immediately our sister was discharged from the hospital. The doctor said that she will stay longer, but in few days the Lord answered her prayer at ngayon po siya po ay magaling na. And we have also some prayer requests about, you know, jobs, finances, and the family. And praise God because there are things that we can win not in our own might but through our knees sa pumagitan po ng panalangin. That's why send your prayer requests and let us join our hands in prayer. Let us allow God to be engaged in our lives through our prayers today. And we believe that He will answer us and He will do greater things and mighty things which we have never experienced before. Before we continue in our prayer, let us ask Ate Dang to
lead us in worship today. Hallelujah, Lord, you're looking into my heart.
to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. When the music fades, all are stripped away, and a sad boy comes, longing just to bring something that's of worth that'll bless your heart. Search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. Oh, I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about it's all about you, Jesus. And it's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. I'm so grateful. It's all about you. It's all about you. Oh, Jesus. Hallelujah, oh Lord.
we thank you, God, for this wonderful time that we can pray for one another at the same time. Intercede, O God, for our brethren. We thank you, God, for your presence in our midst. Lord, regarded in your name, you are in the midst. And today, Father, we thank you because we have another chapter of answered prayer tonight, O God. Our prayers is going to be answered by you because you have promised that if we call upon your name, you're going to answer each one of us. God, we give you the glory for what you're going to do. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po sa inyo pong pagsama sa amin sa atin pong worship in our online prayer meeting. And we believe that God has prepared an answer to your prayer before you uttered your petition unto the Lord. But before we go to our prayer time, let me open our Bible in John chapter 15, verse 5, telling us that when we pray, you know, we are engaging our Almighty God in our prayer. In prayer, it is your action or expression that you are allowing God to be engaged in all the things that we need. Not only us are moving or doing something, but we allow God to move mightily in every need that we have. John chapter 15, verse 5, sabi rito sa atin pong binasa, sa talata sa John chapter 15, verse 5, napakaganda po ng pangako ng Diyos. Sabi niya, I am the vine, and you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. Without me, you can do nothing. Praise God sa atin pong assurance that siya ang atin pong vine and we are the branches. Kung wala po ang vine, the branches would have struggle. At we can see ang ating Diyos, ang atin pong vine. He is the source. Siya po ang source ng atin pong mga pangangailangan sa atin pong buhay. The reason why we have life, because of our God. He is the source. The reason why we have everything here on earth, because of our God. He is the source of all good things and also the source of the things that we need. At sabi rito, He is the vine and we are the branches. As a branch, we must be depending on the vine. It means God is engaged in every activity or every program of our lives. Kaya nga, prayer is necessary. It is necessity that we should call upon His name because He created us. And not only that He created us, He supplies all our needs according to His riches in glory. And when we pray, we are engaging God, you know, to intervene sa ating mga pangangailangan. And we can see as well that when we pray, you know, we can accomplish something or anything when we pray. Sapagkat sa pamamagitan ng ating sarili, tunay nga na tayo po ay limited. But when we pray, we are allowing the unlimited God to move in our midst. And when the unlimited God is moving, we are assured na ang ating pangailangan ay tunay nga na mapupunan. Not because of our own capacity, but because of God's power. That's why prayer is engaging God sa atin pong mga pangangailangan. And we can see, ang ibig sabihin pong engaging is to be involved. When we engage, when we allow Him to be engaged, it means He is involved. Siya po ay merong kapangyarihan na maging involved sa atin pong mga pangangailangan. We are giving Him authority or, you know, freedom so that He can do or intervene sa atin pong mga buhay. That's why prayer is engaging God, allowing God to be involved. Sapagkat kung tayo lamang po ang papasan, ay tunay nga na tayo po ay walang magagawa. Kaya nga sabi sa ating talata, without Him, we can do nothing. Kung wala si Kristo, wala tayong magagawa kasi siya po ang source. Siya po ang tunay nga na pinagmumulan o pinaghuhugutan ng ating kalakasan, ng ating mga pangangailangan. He's the source of everything. That's why to engage means to be involved. And we can see
that God wants to be involved in every aspect of our lives. Hindi lamang po sa spiritual life. God wants to be involved in our physical condition. Nais niya tayo po'y pagalingin, bigyan ng tagumpay sa ating pamapangailangan. Nais niya tayong palakasin. At nais niya na tayo po ay gabayan. Even in our wisdom, gusto po niyang maging involved sapagkat siya po ang ating source. And as the source of everything, He is the Almighty God who can give us divine direction sa ating po mga buhay. That's why engaging means to be involved. Hindi lamang po to be involved, but to become associated. Because when we left out God, kapag ka atin pong hinayaan na tayo po mapalayo sa Diyos o tayo lumayo sa Diyos, tunay nga na lalo lang mapapariwara. Katulad po ng prodigal son, you know, siya po'y lumayo sa kanyang ama. And when he was far away, kahit na sa una meron siyang lahat, nasa kanya na, may kayamanan, may kalakasan, ay later on, nawala yung kanyang kayamanan. Nawala rin ang kanyang tunay nga na kalakasan at yung kanyang pangangailangan na hindi matugunan. Kaya nga, he decided to go back to the house of his father, yung prodigal son. Ganun din po tayo. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Kung wala siya, wala tayong mga gawa. Kaya nga sabi niya, without me, you can do nothing. Kung wala ang Diyos, hindi tayo magtatagumpay. Meron ka ma-accomplish, pero you cannot be successful. You cannot be victorious. You know, makita natin na ang atin pong talagang kalakasan ay galing sa Diyos. Siya po ang may likha ng lahat ng bagay. Without Him, we can do nothing. That's why kailangan natin ng Diyos. And to be engaged means to be associated or to partner with God. And tayo po ay tunay nga na walang magagawa kung wala ang ating Panginoon. That's why let us engage God sa atin pong buhay through our prayer. When we pray, we're saying, Lord, tulungan mo ako. God, I need your help. I need your power. I need your strength. You are asking God to do what we cannot do. Yung hindi natin kaya ay sinasabi mo sa Diyos na tayo kanyang tulungan. And when we ask God, for sure sabi niya, call unto me, I will answer thee. He will answer us. Kaya po, napakaganda po sapagkat ang atin pong mga panalangin ay tunay nga na dinidinig ng Diyos. Yung nasabi ko nga po kanina, last week, meron tayong pinag-pray na ating kapatiran na kung saan ay nasa Qatar at siya po ay na-infect ng COVID. And she believed that God would heal her. Tayo po'y nanalangin at sa request po ni Ma'am Relaine Canoy Subiera, nanalangin po tayo. And we prayed for her sa atin pong live streaming. We prayed for her sa atin pong mga individual prayers, sa ating mga prayer intercessors. And after few days, you know, yung kagalingan na dapat po ay mga 2 weeks pa, and she was discharged in the hospital in the span of 8 days only. At ngayon po siya po'y magaling na. Meron tayong mga kapatiran din po sa Pilipinas na kung saan ay na-infect ng COVID. Siya po'y takot na takot, and we support her in prayer. And also in encouragement, we support her sa kanya pong tinatawag na pangangailangan. We send our financial support para po siya po ay mayroong pangangailangan sa kanyang pagpapagamot. But praise God, in few days also, God answered our prayer. Siya po ay pinagaling ng Diyos. Si Arnold Dipano rin po, siya po ay na-infect ng COVID. And he believed, you know, that only God alone can help him. He asked prayer from us, and we prayed for him. Our brethren, you know, prayed for him. Our partners prayed for him. And right now, siya po ngayon ay ginagamit ng Panginoon. Si Arnold Dipano na kung saan ay nag-compose ng Lead Me Lord, Dakilang Katapatan, award-winning composer. Siya rin po nag-compose ng marami pong awit sa secular world. At na kung saan ay tunay nga na naging national anthem yung kanyang awit na Lead Me Lord ng mga na-infect ng COVID. Naging encouragement ng kanyang song. Kahit ang kanyang buhay ay ginamit din ng Panginoon para po siya ay maging encouragement din sa marami. And we can see na ngayon the Lord is using him mightily more because she continued sa kanya pong pag-asa sa ating Panginoon. Marami po mga kapatiran tayo na dinilig ang panalangin. You know, because prayer is asking God to be involved. Not only to be involved, to be associated. Maging partner natin
you know, sa atin pong mga buhay. And when God is your partner, you are secure. At a pastor that is not praying is a pastor that playing. Dapat ang mga lingkod ng Diyos ay nananalangin. Because pag hindi ka nananalangin, it means you are only playing. You know, it is our privilege to pray. And let us take the opportunity of prayer, you know, to experience the mighty hand of God. So that God would be engaged in everything, in every activity that we are doing. And that's why, praise God, because our God is the prayer answering God. You know, that's the power of prayer for Him to become participant, active participant sa ating mga pangailangan. At natutuwa ang Diyos noon. Gusto niyang makialam sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Gusto niyang mag-advise. Gusto niyang magbigay ng gabay. Gusto niyang mangusap sa ating puso. Sapagkat if we are going to do it alone sa ating lamang kalakasan, sa ating katalinuhan, sabi niya, wala tayong magagawa. That's why prayer is engaging our God in every program, in every activity of our lives. And when God is participant, when God is active participant, when He is involved, sabi nga, surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Kaya nga, tayo po ay tunay na pinagpala ng ating Amang nasa langit sapagkat sa Kanya tayo po ay complete. Pero alone, wala tayong magagawa. Kaya sabi sa ating talata, without me, you can do nothing. You know, being engaged is being involved or being associated or being participants, active participants sa ating mga pangangailangan. And that's why tonight, we're going to pray. At sabi nga ng Biblia, sa James chapter 5 verse 16, the prayer of the righteous person availeth much. Malaki ang nagagawa ng panalangin. You know, prayer can accomplish anything. You know, hindi kayang i-accomplish ng tao, kayang i-accomplish ng ating Diyos sa magitan ng engaging Him with prayer. Sapagkat sa Diyos, walang imposible. Ang imposible ay pwedeng maging posible kapag kasama natin ang ating Panginoon. And that's why, you know, we can see the joy of prayer sa ating pong buhay. We can see the power of prayer sa ating buhay. We can experience, you know, the power of prayer and the authority of prayer that God has prepared for His people. That's why tonight, we want to pray and allow God to be engaged in everything that we have. Your family is blessed because God is engaged in your family. God is involved. God is participant. God is, you know, associated. And thank God sapagkat when God is with you, who can be against you? You know, even your business, may mga negosyo ngayon na kung saan ay nag-struggle. Pero sabi ng Diyos, sa Kanya walang imposible. Hindi sinabi ng Diyos na walang ulan. Hindi sinabi ng Diyos na walang araw. Hindi sinabi ng Diyos na walang bagyo. Ang sinabi niya, bibigyan kita ng tagumpay at kapayapaan sa gitna ng unos. That's why, praise God, sapagkat tayo po ay mayroong malalapitan. Meron tayong makakapitan sa ating pong buhay. At yan ang ating dakilang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. And tonight, He wants to answer your prayer. Tonight, He wants to perform miracle in your life. Tonight, He wants to supply all your needs. You know, He wants to heal you sa iyong cancer. He wants to touch you. He wants to set you free sa lahat ng burden. He wants, you know, to bless you tonight. That's why tayo po'y manalangin. Let us allow God to be involved, engaged. Huwag mong sarilinin ang problema at mga kapasanin na yung dinadala ngayon. You know, God wants to extend His helping hand. And we can see that if we come to Him, na tayo po mga nabibigatan o naguguluhan when we come to Him, He is going, you know, to give us rest. Meron tayong kapahingahan sa kamay at sa presensya ng ating Diyos. But before I pray for your needs, you know, I want you to accept Christ. I want to offer you Christ. He's the Savior of our soul. He is our Master. He died on the cross of Calvary because He loves each one of us. You know, He wants to forgive us of all our sins. He wants to set us free sa atin po mga kabigatan. Kaya po siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinako sa krus ang kanyang
dugo ay tumigi sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay at inilibing, subalit siya'y nabuhay na maguli. And He is risen from the dead. And He will resurrect your dead business, dead marriage. He will resurrect those things that is destroyed by the enemy. And He will give you new life, new name. And today is the day of your salvation. If you want to accept Christ as your Lord and Savior, repeat after me. Sumunod ka lamang sa akin sa panalangin. And when you follow after me, be assured na ang Diyos ay tunay nga na isusulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. And the salvation that is free is given and granted unto you. Let's pray right now. Heavenly Father, thank you for sending Jesus Christ. Today I accept Christ as my Lord and Savior. Forgive me of all my sins. Cleanse me with your precious blood. And thank you for the salvation that is free. Today my name is written in the book of life. And I thank you for the salvation that is free. In Jesus' name, amen and amen. Kung ikaw ay nanalangin ng panalangin ng pagtanggap, be assured that the Lord God Almighty has written your name in the book of life. And when your name is in the book of life, you are secure, you are safe already. And He is your Savior. And if you want materials para ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, we want to offer you materials, mga babasahin para ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya. Mag-text ka lamang sa 983-48370 o kaya mag-comment ka sa inbox, dyan po sa baba. When you comment in the inbox, just give us your email and immediately we will send you materials for you to grow in your faith upang ikaw ay maging matatag na anak ng Diyos, mananampalataya, na kung saan ay ginagagamitin ng Diyos para maging pagpapala din sa iba. And kung ikaw naman ay free every Sunday, nandiyan po tayo sa Breakthrough Center. Ang address po is 191 Wusong Street, Jordan, Kowloon, Hong Kong. Punta ka lang sa basement auditorium. Andiyan po tayo. Pasok ka lamang sa auditorium. And our ushers would entertain you. And not only that, but also our leaders would like to fellowship with you. I want to fellowship with you. At don't be ashamed to join with us in our worship every Sunday. 9 o'clock po ang first service. Ang second service is 11 o'clock. Ang third service is 1 p.m. And fourth service is 3 p.m. Yan po ang atin pong service every Sunday. Pag Saturday, nandyan ho tayo sa Mission House, 46 Jordan Road. Dyan ho tayo sa first floor. Buong first floor ay atin. Kung ikaw ay nahihiyang pumunta, magtumawag ka lamang o kaya mag-text sa 983-4870 and I will bring you to the place and introduce you sa atin po mga kapatiran na nais makipag-fellowship sa iyo. Sa umaga, meron tayong discipleship training ng Saturday group. Ang atin pong discipleship training is 10 o'clock. I'm teaching right now the discipleship training. And if you want to join us to learn more about the Word of God or the Scripture, join ka lang. And we can see na ang atin pong salita ng Diyos ay talagang nagbabago. And praise God sa inyo pong mga pagsama sa amin ngayon po sa atin pong online prayer meeting. Today, I want to pray for those people who have prayer requests. Praise God because our God, sinabi niya, nothing is impossible with Him. Today, I want to pray for you. And as we pray, believe that our God Almighty is going to answer your prayer. Blessed be His holy name. The Bible says, you know, without Him, we can do nothing. We want to pray for those people who are, you know, joining with us in prayer right now. Blessed be. Panginoon, salamat po, O Diyos, for this opportunity that you have given unto us. Today, O Lord God Almighty, we lift up to you, Ama, ang iyong mga anak. Dalangin po namin kay Maricar Guting Sabgian, O Father God. I declare, Lord, answered prayer to her. I declare, O God Almighty, miracle from the crown of her head to the sole of her feet. We thank you, O God Almighty, because today you have given us assurance that we are secure in your hand. Salamat, Panginoon, because ang prayer request ni Maricar Guting Sabgian, Panginoon, ay tinugon muna. Sampo ng kanyang pamilya, Panginoon, na iyo pong tunay nga na iyo pong talagang pinagpapala. And thank you for the strength that you have given sa kanyang pamilya, sa kanyang mahal sa buhay, and also to Maricar Guting Sabgian. Dalangin din po namin, Panginoon, kay Relaine Canoy Subiera, O Father God. Thank you because patuloy mo siyang pagpapalain, patuloy mo siyang palalaguin, patuloy mo siyang palalakasin.
Patuloy mong pagyayamanin sa iyong mayamang biyaya na binigay mo sa Kanya before the foundation of the world. And today, O God, I declare your miracle to Relaine Canoy Subiera. Pagpalain mo ang kanyang negosyo, O Lord, and let her be a blessing to the marketplace, to the Christian, O God, community, to the people who do not know you. Let her shine and the beauty of God be seen in the life of Relaine Canoy Subiera. Use her mightily, O God. You are preparing her, O God, to be used mightily. And we believe that the best is yet to come. Si Edith Paharillo Camaya, we declare right now your blessing. We declare right now your miracle. We declare right now, O God Almighty, your overflowing harvest to flow sa kanya pong buhay. God, miracle will happen in the life of Panginoon ni Edith Paharillo Camaya, Panginoon. And thank you because today, God Almighty, you have answered our prayer. Ganun ang kanyang pamilya, mal sa buhay, pagpalain mo, O Diyos. Salamat, Panginoon, because nothing is impossible with you. There's no distance in prayer. We declare blessing sa kanyang loved ones, O God. And we thank you for the life of Edith Paharillo Camaya. Siya po'y patuloy mong pagpapalain, patuloy mong palalaguin, patuloy mong palalakasin, patuloy mo, O Diyos, na gagamitin for your own glory. I thank you, God, for what you're going to do. O Lord, dalangin po namin kay Cherry Forges na nasa New York ngayon. Panginoon, salamat po sa kanyang buhay. We thank you, God, because your child is being an instrument of blessing not only, O God Almighty, to New York, but to the nations of the world. And Father, I declare right now that your anointing would overflow sa buhay po, Panginoon, ni Cherry Forges. And I declare, O God, your double portion of your anointing. Lord, open the windows of heaven and let her be the reflection of your power, reflection of your beauty, reflection, O God Almighty, of your majesty. And let Cherry Forges be used by you mightily. Kasama po ng kanya pong kapatid na si Feli Forges, I declare, Lord, that Feli Forges, O God, is going to be used by you mightily, God, to be a blessing, preparing her, Lord God Almighty, for a fruitful life, anointed life, na kung saan ay patuloy mong gagamitin bilang pagpapala sa maraming tao. Lord, that is our mission, O God. We are blessed to become a blessing. And thank you, God, because Feli Forges is a blessing, O God, to the community, to the Christian community, to the secular world, O Father God, to many people, O Father. And we thank you because ang patuloy mong pagpapala ay dadaloy sa Kanya. Dalangin din po namin, Panginoon, O Diyos, sa iyong anak, Ama, na si Remy Linga. Panginoon, I declare right now that Remy Linga is blessed and secure and protected under your supernatural hand. And thank you because si Remy Linga, Panginoon, would be used by you mightily. And we thank you, Panginoon, sa kanya pong mga pagpapala. And beginning today, Lord, she will encounter blessing for her family, for her loved ones, for her generation, because your mighty hand is upon her. And bless her continuously, O God. And we thank you for the life of Remy Linga, O God, na kung saan ay pinagpatuloy mong gagamitin bilang pagpapala sa marami, because you are going to fill her. You're going to anoint her. At the same time, empower her to be a blessing, O God Almighty. Non-stop blessing is her portion. And we thank you. Si Cherry Arifeles, Panginoon, I declare, God Almighty, your harvest. I declare, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa kanya pong buhay. And God, open the windows of heaven and use Cherry Arifeles, Panginoon, to be a blessing. Ama, ang kanya pong buhay, O Diyos, ay patuloy mong gamitin bilang pagpapala sa maraming tao. Lord God Almighty, and we thank you because she will experience another level, O God, of life that you have given unto her today. Salamat, Panginoon, because her family is protected, her generation is protected, her loved ones is protected, and we give you the glory because God Almighty, ikaw ang Diyos ng Himala na tumugon ng panalangin ng iyong mga anak. Si Marie Solomon, Panginoon, we pray for Marie Solomon that you continue, Lord God Almighty, to use her mightily as a blessing to many. Lord God, open the windows of heaven and bless every aspect of her life. Spiritually, bless her. Physically, bless her. God, even in wisdom, bless her, O Father God Almighty. And let use her, O God, to be the reflection of your power, of your majesty, to be the reflection of your beauty, reflection of your wisdom. And let people see that your anointing is upon Marie Solomon. And God, I give you the glory because today, even her family, her loved ones are blessed through the life of Marie Solomon. She is a channel of blessing. And God, even in the Christian community, even in the church,
even in the body of Christ, you're going to use her. And her talent, O God Almighty, would be used so that your beauty will be resound, would be spread, O God, in the nations of the world. And we thank you for blessing Marie Solomon. Dalangin po namin, Panginoon, kay Marie Elizabeth Lopez Domingo, ang kanyang pamilya din, O Diyos, that you would continue, O God, to cover the whole family with your precious blood. Let your anointing continue to flow kay Maria Elizabeth Lopez Domingo, Panginoon. And I thank you because today, God Almighty, you are touching the whole family, even they are in the Philippines. God, from the crown of their head to the sole of their feet, blessing is poured out in the whole family. Anointing is poured out in the whole family. And a special blessing is granted sa kanya pong mga anak. Ganun po kami sa kanyang asawa. O Lord, that your continuous anointing and protection and power, empowerment of God manifests sa kanya pong asawa, Panginoon. And we want to thank you as well sa buhay ni Maria Elizabeth Lopez Domingo that you would continue to anoint her, O God. Anoint her lips of clay. Anoint every part of her life so that people would see that your special favor, not only special favor, but your anointing is overflowing in her life and her life would be used as a shining glory, O God, the reflection of your shining glory, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa kanya. Lord, we thank you as well kay Maribel Vidal Batag, in Jesus' name. Bless your child. Anoint your child. Lord, use your child mightily. And salamat, Panginoon, because today, Ama, naniniwala kami na tinugon mo ang aming panalangin because your protection is given, Panginoon, sa kanyang buong pamilya, sa kanya pong mga anak, sa kanya pong mga kapatid, sa kanya pong mga buong pamilya, sa mga magulang, O Diyos, sa mga mahal sa buhay and generation. Father God, ang iyong pagpapari dumadaloy sa buhay ni Maribel Vidal Batag, kasama po ng kanya pong mga pamilya at mga mahal sa buhay, Panginoon, enjoying your mighty blessing. Dalangin po namin, Panginoon, O Diyos, sa iyong anak, O Diyos, na kung saan na iyong ginagamit si Nanay Glo Maristela, kasama po sila Glessy, Maristela Domingo, si Floyd Domingo, O God, si Eric Maristela, in the name of Jesus, at ang kanya pong buong pamilya, O Diyos, kanya pong mga anak, at kanya pong mga mahal sa buhay. Lord, let your special blessing continue to overflow in the Maristela family, in the Domingo family as well, si Ma'am Banji Domingo, O God Almighty, that you continue, O God, to grant your special harvest sa buong pamilya. Grant your special blessing sa buong pamilya and grant Almighty your miracle of Father God upon miracle sa buong pamilya, Panginoon. Maristela family is blessed. Domingo family is blessed. And what God has blessed, nobody can curse. Dalangin po namin, Panginoon, sa pamilya ng mga Almero, Panginoon, James Almero, Janelle Almero, si Jana, si Jadia, Panginoon, ganun po, Panginoon, si Nanay Presid Villaluna, O God, si Sister Alice Turner, kasama, Panginoon, si Joas Turner at si Glenn. Let your blessing continue to overflow to this family. We thank you, God, because there is an open heaven operating in this family. There is a miracle operating sa pamilya, Panginoon, ng Almero, sa pamilya, Panginoon, ng Turner, O God. We want to give you the glory because today, O God Almighty, you have granted our prayer request. And Father, we give you the glory because even the whole family, even the loved ones, even the generation would experience, O God, your mighty touch, your mighty blessing. And Father, I give you the glory, O God, because miracle is granted to them right now. Ganun yung Panginoon sa pamilya ni Erwin at Debbie Hermosa, Panginoon. In the name of Jesus, kasama ng kanyang mga anak at buong pamilya, we declare your blessing to flow sa buhay, Panginoon, ni Erwin at ni Debbie. Ang iyong anointing ay patuloy na kumilos. Pagpalain mo ang lahat ng kanilang mga project. Lord, salamat, O Diyos, because they are covered by your blood, anointed, O Father God. And today, I declare mighty harvest. I declare overflowing blessing. I declare right now that you continue, O God, to perform miracle and signs and wonders in the whole family of Erwin and Debbie Hermosa, kasama po niyong mga anak. Lord, ang kanilang mga anak is anointed, O God. They will grow, Father God, covered by your blood, anointed, and special favor is granted, Panginoon, sa kanya po mga anak. Ganoon po, Panginoon, Ama, sa amin pong mga nakatira sa Mission House, Lord, si Nanay Dalen Hermosa,
long life is granted. Anointing is granted to Nani Dalen. Lord God Almighty, special blessing is granted. Salamat because today, O God, you have answered our prayer. Si Ma'am Cindy Villena, Panginoon. Ganun po, Panginoon, patuloy mo siyang pagpalain ng kanyang pamilya si January. Patuloy mo yung palakasin. Patuloy mo yung pagpalain, Panginoon, sila Dexter, ang buong pamilya, O Diyos. Ang kanyang po mga anak, Lord God, sa iba't ibang panig ng mundo, sa Pilipinas, Australia, kanyang mga apo, Panginoon, kanyang mga sa buhay, let your special blessing and special miracle continue to flow and overflow sa buhay, Panginoon, ni Ma'am Cindy at Panginoon ng kanya pong mga anak, mga sa buhay. And thank God, use her mightily, O Lord. Thank you for her life as one of the founders of the Sanctuary Hong Kong. There is a special privilege that granted unto her, a privilege of anointing, privilege of power, privilege, Panginoon, of empowerment. Thank God, because today, you have answered our prayer. Dalangin din po, Panginoon, sa amin pong kapatid o Diyos na si Pastor Nelson Cannon. Panginoon, I declare your special blessing to flow sa buhay ni Pastor Nelson Cannon. God Almighty, salamat because his life is a blessing, an encouragement. God, he is covered by your blood. And use him mightily, O God, sa kanya po mga misyon, sa kanya po mga project, pagpalain mo, Panginoon. And we thank you for using him mightily. Si Amador Sapra, O Lord, we thank you because truly, God, you have prepared him for greater harvest, greater level. O God, big blessing, O Father, sa kanya pong buhay. Kasama ng kanyang kapatid, O Diyos, at ang kanyang asawa, si Nanette, Panginoon Sapra, at ang kanyang anak. We declare your special blessing to the whole family, to the loved ones of Amador Sapra and the generation. This is the start of greater things, greater harvest, changes sa kanilang generation. And thank God, because today, Father God Almighty, you have granted our prayer request. Ganun din po, Panginoon, ang amin pong kapatid na si Jason Hermosa. Kasama po, Panginoon, ang kanya pong buong pamilya. Lord, let your special blessing flow to the whole family. I declare right now blessing and miracle and overflowing harvest to flow sa kanya pong mga anak, sa kanyang asawa, mahal sa buhay. O God, in Jesus' name, thank you for your special harvest. Thank you for your special blessing. Thank you, Lord, for answered prayer. Kasama po, Panginoon, ang amin pong kapatid o Diyos na kung saan ay patuloy yung pinagpapala. Ama, na nasa Mission House, we pray continuously, O God Almighty. Ama, sa kila Paulino, kila Myra, Panginoon, that you would continue to bless them. Si Sarah, Ama, in the name of Jesus Christ, lahat po nang nakatira sa Mission House, let your blessing, overflowing miracle, God Almighty, your protection, continue to overflow sa kanya pong mga buhay. Dalangin din po namin, Panginoon, sa pamilya po ni Tessie Hermosa at Edwin Hermosa. Thank God because today, O God, you have opened the windows of heaven and blessed even the children. I declare blessing to the children. I declare miracle to the children. O God, I declare you overflowing harvest to the children of Father God Almighty. Si Hannah Odio, si Kat, at si Alex, Panginoon, pagpalain mo ang kanilang mga anak. Ganun po, Panginoon, si Edwin, ang iyong kalakasan, ang iyong gabay, O Diyos, ang iyong special blessing to flow kay Edwin at kay Tess Hermosa, Panginoon. Thank you because the whole family is blessed. Thank you because the whole family is anointed. The whole family, Panginoon, has a special covering from you. And God, ang kanila pong buhay, patuloy mong palalaguin, palalakasin, payayamanin, at you will supply all their needs, even the loved ones, Panginoon, ang kanyang mga sa buhay, and the generation is blessed. Salamat, O Diyos, because today, you have answered our prayer. Ganun po, Panginoon, si Joji Hermosa, Panginoon, si Maggie, at ang kanyang pong anak, Diyos, ang kanyang pong mga mahal sa buhay. Lord, every part of their lives, bless, Panginoon. Lalo si Joji, O Lord, ang iyong kalakasan ang mapa sa kanya, ang iyong gabay ang mapa sa kanya. And today, I declare blessing to the whole family, to the whole house. I declare miracle to the whole house, O God, the house of Joji Hermosa. Even, Panginoon, si Maggie, Panginoon, si EJ, at buong pamilya, Panginoon, na nasa Pilipinas din. Lord, thank you because the whole family of Joji Hermosa and also the loved ones is blessed, and what God has blessed, nobody can curse. Dalangin po namin kay Roslyn Saraino, in the name of Jesus. Pagpalain mo si Roslyn, Panginoon, that you would continue, O Lord God Almighty, to cover her with your precious blood. The anointing of the Lord continue to overflow sa kanya pong buhay. And we thank you because today, you have promised that you answer our prayer. And God, even the
even the whole family, O God, is blessed, Panginoon. Not only Roslyn Sarayno is blessed, even the whole family and the whole generation and the loved ones, Panginoon. Lord, let your protection be upon the whole family of Sarayno. O God, in the name of Jesus Christ, pagpalain mo si Roslyn, O Diyos, ang iyong kalakasan ay mapasa kanya, ang iyong katalinuhan ay mapasa kanya, ang iyong kapangyarihan ay patuloy na dumaloy. At salamat because today, God, you have blessed the whole family of Roslyn. Dalangin din po namin kay Emilita Sinohin, in the name of Jesus Christ. Let your covering be upon her, the whole family, even the children is blessed. Ang kanya pong mga anak sa iba't ibang lugar, iba't ibang panig ng mundo, pagpalain mo, O Diyos, patuloy mong, Panginoon, bigyan ng covering, O Lord Jesus Christ. And we give you the glory because today, Lord, we are assured that you have answered the prayer of Emilita Sinohin, ang kanya pong asawa, mga anak, mahal sa buhay, O Lord, the whole family and the whole, O God, the loved ones and generation is covered by your blood, blessed and overflowing harvest. Panginoon, ay patuloy mong iginawad sa pamilya, Panginoon, ni Emilita Sinohin. Si Ma'am Barbara Simbahon, Panginoon, in the name of Jesus Christ, we bless her. Father God, in the name of Jesus Christ, Lord God, let your anointing flow sa buhay, Panginoon, ni Ma'am Barbara Simbahon. God, gamitin mo ang kanyang buhay bilang pagpapala. At pagpalain mo siyang lubos, lubos-lubos na pagpapala ang igawad mo sa kanya. And today, we give you the glory because a special blessing is granted, Panginoon, sa buhay ni Barbara Simbahon. Katulad po, Panginoon, ng sinabi mo, overflowing, like a tree planted by the rivers of water. Ganun, Panginoon, ang kanya pong maranasan because your special blessing is granted sa buhay ni Ma'am Barbara Simbahon. Ganun po, Panginoon, si Aris April, in Jesus' name, let your special harvest continue to flow. A special blessing continue to overflow. A special harvest, O God, continue to manifest sa buhay, Panginoon, ni Aris April. And we thank you because today, God, I believe that the open heaven is granted. Miracle is granted. And overflowing miracle, Panginoon, is given sa buhay, Panginoon, ni Aris April. And we thank you sapagkat kami ngayon, O Panginoon, ay tunay nga na binigyan mo ng special privilege, O Father God, and we give you the glory because this privilege is granted to your children. Salamat, Ama, because today, O God Almighty, ngayon pong araw na ito, Ikaw, Panginoon, ay tunay nga na nagbigay ng katugunan. Kaya dalangin po namin, O Diyos, sa iyong mga anak na pagpalain mo. Ama, si Cheryl Elijah, Panginoon, in Jesus' name. Today, God Almighty, bless your child, anoint your child, si Cheryl Elijah, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na ang iyong protection, ang iyong pagpapalay dumaloy sa kanyang pamilya, galing pamangin sa kanyang generation. And Lord, open the windows of heaven and anoint Cheryl Elijah. She is protected. Even the family is protected. Even the loved ones is protected. And we thank you because today we are assured, Almighty, that Ikaw ang Diyos ng Himala na patuloy na kumikilos sa kanya pong mga anak. Thank you, God Almighty, sa iyo pong patuloy na paggabay sa iyong mga anak. Dalangin din po namin, O Diyos, O Lord, kay Mami Emily Coyoy, that you would continue, O Father God, to bless the works of her hand, that your blessing continue to overflow. At salamat because today, God Almighty, even si Jaira, si Pastor Julio, kanyang mga pamilya, mga mahal sa buhay, ay patuloy yung binigyan ng protection and blessing. Non-stop blessing would overflow sa buhay, Panginoon, ni Mami Emily Coyoy, ni Jaira, ni Pastor Julio Coyoy, at buong pamilya, O Diyos. We thank you, Lord, for the granting of our prayer request. We thank you, Lord God Almighty, for engaging in our program, in our lives, and we give you the honor for what you have done. Dalangin po namin si Nelly Ching, O God Almighty, bless her, empower her, anoint her. And God, today, we declare your miracle to flow sa buong pamilya ni Nelly Ching. At ganoon po, Panginoon, hindi lamang po si Nelly Ching, Panginoon, ganoon po, Panginoon, ang kanyang mahal sa buhay. And Lord, the whole generation, let your anointing overflow sa kanya pong buhay. And we thank you because today, Almighty, we have received the answer to our prayer. Si Menil Iwad, Panginoon, in Jesus' name, Ikaw, Ama, ang nagbibigay ng amin pong mga pangangailangan. Ikaw ang nahuhugutan ng aming kalakasan. And today, we want to thank you because your protection also is given to Menil Ewad together with kanyang family
At hindi lamang po yun, ganun po ang kanyang mga mahal sa buhay. And Father, your protection, your anointing, your blessing, your supernatural hand, O God, is moving mightily sa buong pamilya. Salamat, Panginoon, sa katugunan. Si Covenant Brother Lemuel Reunir, bigyan mo, Panginoon, ang desire ng kanyang heart, O God. Kasama po ni Mama Ross, dalangin po namin your special blessing, special anointing to overflow sa kanila pong buhay. Gamitin mo, Panginoon, ang kanilang buhay bilang pagpapala. And today, we declare that your covering is upon the whole family of Reunir, the whole loved ones, Panginoon. And we give you the glory because you are the prayer answering God. There's no distance in prayer. Si Banji Cantil, Panginoon, in the name of Jesus Christ Almighty, let your blessing continue to overflow sa buhay ni Banji Cantil. And we honor you because today, Ama, naniniwala kami na ikaw ang Diyos ng Himala at walang imposible sa iyo. Salamat, Panginoon, because even the family, even the loved ones, even the generation is blessed. And what God has blessed, nobody can curse. Si Carlito Velasco, in Jesus' name, dalangin po namin kay Carlito Velasco that you would continue to bless the works of His hand. At dalangin din namin, Panginoon, ano man ang kanyang pangailangan, ano man ang kanyang prayer request, katagpuin mo, Ama, sapagkat ikaw ang Diyos ng Himala, walang imposible sa iyo, at naniniwala kami that what God has blessed, nobody can curse. Si Lisa Manuba Malabana, O God, in the name of Jesus, let your blessing continue to overflow. Your miracle continue to overflow. Agad sa kanya pong anak, pamilya, ganun yung Panginoon, sa kanyang mahal sa buhay. Thank you for your anointing. And God, today, we thank you because today you have answered our prayer. Si Robilin Bilanoy Gambito, in Jesus' name, Lord God Almighty, bless her. Anoint her, strengthen her, protect her. And God, use her mightily as a blessing to many people. And we give you the glory because Robilin Bilanoy Gambito of Father God would be used for your own glory. And your name is lifted up to her life. We give you the glory because today, Ama, naniniwala kami na ikaw ang Diyos ng Himala at patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa iyong mga anak. And we give you the glory for answering the prayer of your people. Salamat, O Diyos, because today, Ama, ikaw ay patuloy na kumilos sa iyong mga anak. At dinadalangin din po namin, O Diyos, sa iyong anak na si Annalisa de Assis. Father God, let your blessing continue to flow sa buhay ni Annalisa de Assis. Ama, in the name of Jesus Christ Almighty, let an open heaven be experiential sa kanya pong pamilya, sa kanya pong mga mahal sa buhay. At ganoon po, Panginoon, ang kanya pong generation ay pagpalain mo. Through her life, Lord, would flow a non-stop blessing that no one can hinder, Panginoon. Sapagkat ngayong araw na ito, Father God, you have given the strength to Annalisa de Assis. You have given your anointing to Annalisa de Assis. You have given, O God Almighty, your covering to Annalisa de Assis. And she is blessed. And what God has blessed, nobody can curse. Si Ligaya Joy, O God, we pray right now for Ligaya Joy. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na gumamit sa kanya pong buhay. At patuloy mo siyang gamitin bilang pagpapala sa maraming tao. At dalangin din namin, Panginoon, na ang iyong mga anak, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain sa iba't ibang aspeto ng kanyang buhay. Si Ligaya Joy, O Diyos, ay patuloy mong bigyan ng kalakasan at patuloy mong kasihan ng iyong banal spirito. And the same thing, O Lord, your special blessing to flow continuously. Si Emeline Gueting, in the name of Jesus, we declare blessing to Emeline Gueting. Let her life be a blessing to many people. And let her shine. Let her be promoted. Let the anointing continue to flow sa kanya pong mga pamilya, ganoon po, Panginoon, sa kanyang generation, mahal sa buhay. Si Emeline Gueting, Panginoon, would be used by you mightily. Prepare her, O God, for greater harvest, greater things ngayong year 2020 to 2021. And we give you the glory because a special harvest is granted kay Emeline Gueting. Si Joey Bariton Villaflor, Panginoon, ang iyong kalakasan ay mapo sa kanya. Lord, let your healing flow, Panginoon, sa kanya pong likod, sa kanyang katawan, sa kanyang paa. God, cover her with your precious blood. Let the Jehovah Rapha, the God, the great physician, the healer, continue to overflow sa kanya pong buhay. And we thank you because today, we are assured na tinugon mo na ang panalangin na iyong mga anak, Panginoon. Dalangin din po namin sa panalangin ni Bernadette Igma, ang kanyang tiyuhin, ang sabi ni Venturi Igma, God Almighty, na ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng katugunan sa kanyang panalangin. Salamat, O Diyos, sapagkat dinining mo ang aming panalangin na ang kanyang tiyuhin na si Benaventura Igma na wala na po ang bukol at ang kanya pong katawan ay nag-i-improve na. At salamat because we believe that that is the answer to our prayer. Lord, let your continuous blessing, O Diyos, ay patuloy na dumaloy sa kanyang buhay. And Lord, we thank you as well
Salamat Panginoon sapagkat ngayon pong araw na ito, we have opportunity to pray for Benaventura Igma na ikaw ang patuloy na magbigay ng kalakasan. Ganoon po Panginoon, si Bernadette Igma, gamitin mo ang kanyang buhay bilang pagpapala, anoint her. She is covered by your blood. And what God has blessed, nobody can curse. No weapon that is formed against her shall prosper. Lord, let her continuous focus get be strengthened sa iyo. Sa iyo lamang po siya nagpo-focus, and thank you for your blessing, especially kay Ma'am Bernadette Igma. And we thank you because what God has blessed, nobody can curse. Si Pajma Jikiril, Panginoon, ngayon na nasa Middle East, Panginoon, salamat sapagkat pinagpala mo siya. Dinilig mo ang kanyang panalangin, ginagabayan mo siya, O Diyos. We believe that more blessing will come sa buhay ng amin pong kapatid na si Patch Magikiril. And we thank you because today, we have special blessing sa kanya pong employer, sa kanya pong plano, Panginoon, to go to another country. Lord, pagpalain mo, O Diyos, ang kanya pong buhay. At ito po'y maging pagpapala, O Diyos, sa maraming tao. Thank you for blessing Patch Magikiril. Dalangin din po namin kay Winnie Gapit, O Father God Almighty, na ikaw ang patuloy na mabigay, O Diyos, ng katugunan sa mga panalangin ng iyong anak na si Winnie Gapit. We thank you because today, we are assured that you have blessed her continuously, strengthened her, and prepared greater future sa kanya pong buhay. Thank you for her heart of serving you. You are the rewarder of everything. And what God has blessed, nobody can curse. Ama, ganun yung Panginoon si Pauline Henerta Nate, O Diyos, that you continue to protect her right now in the Philippines sa kanya pong bagong chapter of her life. Panginoon, let your blessing continue to flow. Let your overflowing continue to flow. Let your miracle continue to flow. And we thank you because God, any plans, Panginoon, ay pagpapalain mo sapagkat, O God, siya po ay patuloy na tumitingin sa iyo. Si May Magallanes Buler, let your blessing, let your anointing, let your power, supernatural harvest, continue to overflow sa kanya pong buhay. And we thank you kasama po ang kanya pong mga mahal sa buhay, mga buong pamilya. Ganun po, Panginoon, ang kanya pong generation is blessed. At salamat, Panginoon, for special anointing that you have given to May Magallanes Buler. Ang kanya pong buhay, pinagpala mo na. At yun pong patuloy na pinrotektahan. At salamat, O Diyos, sapagkat today, O God, we are assured that miracle is granted sa buhay ni May Magallanes Buler. Si F.E., si Mampe, Panginoon, the F.E., Panginoon, we pray that you would continue, God Almighty, to bless ang life, Panginoon, F.E., HKV Vlog, O God. We give you the glory because today, miracle is granted. Anointing is granted. At the same time, Panginoon, your a special blessing is granted. Ang kanya pong mga project, pagpalain mo. Ang kanya pong mga ginagawa, pagpalain mo. Ang kanya mga trabaho. Overflowing anointing. Overflowing blessing. And overflowing miracle be given, Panginoon, sa kanyang buhay. Si Rose Anna Rivera, we declare right now your blessing to flow continuously, your anointing, O God, and harvest as well. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we thank you because si Rose Anna Rivera is blessed, anointed, and empowered by your blood. Salamat, O Diyos, because your covering is granted unto her. At salamat sa pagkatunay nga na ikaw ay nagbigay ng special blessing sa kanya pong buhay. Salamat, O Diyos, sa kanya pong protection together with the family and the generation and your special blessing na binigay mo. Si Christian Paul Ortega Enriquez, bless his project, O God. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay na patuloy na nakadedicate sa iyo. Sa iyo lamang, Panginoon, nakatingin na kung saan ikaw ang Diyos na source ng lahat ng bagay, even sa kalakasan, Panginoon, sa wisdom, ikaw ang nagpapatuloy na nagbibigay, nagsusupply sa kanilang mga pangangailangan, sa kanyang pamilya. And God, we declare open heaven sa buhay, Panginoon, ng aming pastor na si Pastor Christian Paul Ortega Enriquez. Blessing, anointing would continue to flow. Si Queen Hermosa, dalangin po namin, O Diyos, that you continue to bless her business. Ganun po, Panginoon, ang kanya po mga activity. Let your blessing continue to flow and overflow. And we thank you sapagkat today we receive the answer to our prayer. Si Pia Bergonia, we declare right now, kahit na po siya nasa Turkey ngayon sa Istanbul, your covering is upon her. Your blessing is upon her. Your anointing is upon her. And God, I give you the glory because today we are assured that she is protected, anointed, and God covered by your blood. Salamat sa iyong covering and protection and assurance that surely goodness and mercy shall follow her all the days of her life. Si Angel Kenneth De Leon, blessing, anointing, and power continue to flow and overflow. And we thank you because today, si Angel Kenneth De Leon ay pinagpala mo na. Salamat, Ama, sapagkat ikaw ang Diyos ng Himala. Walang imposible sa iyo. And today, we receive the miracle sa kanya pong buhay, sa kanyang anak, sa kanyang pamilya, sa kanya pong generation. And thank you, God, because your miracle and answered prayer is granted. Si Beng Soberano, in Jesus' name, we pray, Father, that you strengthen her, empower her,
anoint her, use her. And God, I thank you because your protection is upon her family, upon her loved ones and generation. Salamat, O Diyos, because tonight, Lord, you have answered our prayer. Grant her desire. And because today, you have given us the answer, we praise you. So, imidin sa Kian, the Nura, O Lord, let your blessing continue to flow sa kanya pong buhay. At salamat, Panginoon, pagpalain mo ang kanyang ginagawa, ang kanyang buhay, ang kanya pong negosyo, ang lahat, Panginoon, ang kanyang activity. Let your blessing, anointing, power, Lord God Almighty, and supernatural hand continue to overflow sa buhay ni Melissa K. and the Nura, O Father God. We thank you and we honor you for the answered prayer. Amin pong si Rosa Jane Reyes, O Lord, prosper the works of her hand. Let God continue to use her mightily in the marketplace to shine, O God, your beauty, to shine your power and majesty. Pagpalain mo ang kanyang negosyo, Panginoon. And we thank you, Father God, for answering her prayer. Millions, O God, will become sa kanya pong bank account, sa kanya pong negosyo, sapagkat sinabi mo sa iyong salita na hindi mo kami pababayaan o iiwanan. Ang kanyang negosyo ay pagpapalain mo, gagamitin mo rin pagpapala sa maraming tao because overflowing blessing is granted to Rosa Jane Reyes together with the family, whole family, and the children as well, and also the husband, and also the loved ones, and the generation. The whole family of Rosa Jane Reyes is blessed, and God anointed, covered by your blood. A special favor is granted. Even her business is blessed, Panginoon, sapagkat ikaw, O Diyos, ang tumawag sa kanya in this ministry, Panginoon, the marketplace ministry, the tent-making ministry that will be a blessing to many people. Si Jackie Orduela, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon, dalangin namin na ikaw ang patuloy na magbigay ng pagpapalat kalakasan at, O Diyos, we declare blessing sa kanya pong buhay. We declare harvest sa kanya pong buhay. We declare, Panginoon, strength and protection and covering. And Father, I thank you for the wisdom that you have granted into her life. Panginoon, dalangin din po namin, Panginoon, kay Gemarlene Lysol Antojo. Gamitin mo siya, Panginoon, in the name of Jesus Christ Almighty. Pagpalain mo siya, O Diyos. And today, let your anointing, let your power, let your wisdom, O God, let your miracle continue to flow sa buhay ni Gemarlene Lysol Antojo. Salamat, Panginoon, sa kagalingan ng kanyang kapatid, Panginoon, na sa Middle East. More blessing would come sa whole family. More miracle would come sa whole family. And more harvest would come to the whole family of Gemarlene Lyson Antojo. Si Dinar Gonzalez, O Lord, we declare your blessing. We declare your power. We declare, O God Almighty, your special harvest to flow to Dinar Gonzalez. And we thank you because today, God Almighty, you have opened the windows of heaven and Dinar Gonzalez is blessed. Her family is blessed. Her generation is blessed. Her loved ones is blessed and anointed and called by your blood. Si Emski, O God, Atik, Panginoon, we pray right now that you continue, O Father God, to bless the hand of Emski, the works of her hand, the ministry sa Macau, Panginoon. We thank you for using her life as a blessing. And God, use her more and empower her more. And God, wisdom and also your anointing continue to overflow. And we thank you because today you have blessed your children. And what God has blessed, nobody can curse. Even her family is blessed. Her loved ones is blessed. Her generation is blessed, anointed and empowered by you. And we thank you, Panginoon. Sa buhay ni Arlene Bote, O Diyos, in Jesus' name, I declare your Shekinah ng glory to cover her. I declare your blessing to cover her. I declare your anointing to O God, to continue to flow sa kanya pong buhay. I declare, Panginoon, that the works of her hand is blessed. Every activity that she will do is blessed. There is empowerment. There is a Shekinah glory that you have given unto her. And God, her, she will be the reflection of your beauty, reflection of your power, reflection of your majesty. And we give you the glory for answering our prayer. So Shirley Gossett Wankin, we pray, Father God, that you continue to bless the works of her hand. Anoint her. A special anointing, a special favor be granted to Shirley Gossett Wankin. And we thank you because today, Father God Almighty, there is an open heaven, anointing, O God, empowerment, supernatural, O God, that you have granted sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang generation. And Father, I give you the glory because today, Almighty, that you have given her the desire of her heart. Si Shanna Rose, let your blessing overflow. Let your miracle overflow. Let your special harvest overflow. At Panginoon, bigyan mo siya ng protection. Si Shanna Rose, sa lahat, Panginoon, ng sakuna, lahat, Panginoon, ng pestilence, your protection. Cover her with your precious blood. Anoint her. And Father God, empower her. And we thank you because today, Almighty, you have granted the desire of her heart for the family,
for the loved ones and for the generation. She is anointed, empowered by you, and God, she is blessed by your mighty hand in Jesus' name. Si Maris Arellano, O Diyos, we declare your blessing, your strength, your power, your the special miracle and harvest to flow sa kanya pong buhay, sa kanya pong pamilya, sa kanya pong mga sa buhay, at the same time, sa kanyang generation. Si Maris Arellano, Panginoon, is anointed, covered by your blood. Supernatural blessing and harvest is granted sa kanya pong buhay. Si Jocelyn Banay, O God, we thank you, we honor you, we praise you for what you have done and what you're going to do. We give you the glory because today, your blessing is granted, anointing is granted. At the same time, protection is granted. We thank you for blessing her family, her loved ones. We thank you for anointing the whole family, Panginoon. At salamat because today, you have granted our prayer request. Si Adnil Calla Basmayor, Lord, let your continuous blessing overflow sa kanya pong buhay. Your protection, O God Almighty, your wisdom as well, the power of the Holy Spirit. At the same time, O God Almighty, bless the works of her hand. In Jesus' name, we destroy, O God, the works of the enemy because Adnil Calla Basmayor is blessed, anointed. And God, even the family, the children, the child, Panginoon, even the loved ones, at dalangin po namin sa kanyang generation, Panginoon, gamitin mo siya bilang isang pagpapala sa mga tao na nasa paligid sa kanya. And we thank you for using her mightily because what God has blessed, nobody can curse. And today, we honor you and magnify you sapagkat dinirig mo ang panalangin ng iyong mga anak. We honor you sapagkat, Ama, ang amin pong kapatid na si Merites, si Raspo Agbu ay pinagpala mo na. At salamat because today, God, you have granted their prayer request. Ama, ang kanya pong pangailangan, iyo pong tugunin. Ang kanya pong Panginoon na anointing at ganoon po, Panginoon, na empowerment and also protection is granted today sa kasama ang kanyang pamilya. Patuloy mong iniingatan, patuloy mong pinagyayaman ng iyong special favor. And we give you the glory because today, O God, we receive the answer to our prayer. Si Delia Panagane Salinas Calzarin na nasa Pampanga ngayon, we pray, Father God, na pagpalain mo si Pastor George, ang kanyang mga anak, Panginoon. And the same thing, Lord, let your open heaven be upon Delia Panagane Salinas Calzarin. Panginoon, ganoon po, Panginoon, ang kanyang mga anak. Patuloy mong pagpalain, mahal sa buhay, pamilya, at O Diyos, ang kanyang generation. She belong to the generation of blessing. And what God has blessed, nobody can curse. We thank you and we honor you sa mga pagpapala mo sa aming pong buhay. And we believe, O Diyos, na ikaw ay patuloy na tumugon sa panalangin ng iyong mga anak. Patuloy na nagpala sa iyong mga anak, Panginoon. And we give you the glory sa iyong pong mga pagpapala. Lord, dalangin din po namin sa mga nanonood dito sa live streaming na to. We pray, Father God, for a special miracle to flow sa buhay, Panginoon, ng mga nanonood sa live streaming na to. We declare healing sa mga may sakit. We declare provision sa mga nangangailangan ng financial provision. We declare, O God, strength sa mga nangihina. Encouragement, Panginoon, and we thank you because today we are complete in your hand. Without you, we are nothing. That's why sa lahat pa, Panginoon, na nanonood sa live streaming na to, pagpalain mo, i-anoint mo, Panginoon, cover them with your precious blood, and we thank you because today, Lord, we believe that what God has blessed, nobody can curse. Salamat, O Diyos, because today, O God, is the day of miracle, the day of answered prayer, and what God has blessed, nobody can curse. We thank you and we honor you. In Jesus' name we pray, amen and amen. Maraming po salamat sa inyo pong pakinig sa atin pong at panonood sa atin pong live streaming ng prayer, online prayer. Be sure that you send your prayer request sa atin pong inbox o kaya text lamang ako kayo sa 983-4870. We will continue to pray for you. We have received a lot of miracle in this online prayer and we thank God sapagkat He is the prayer answering God. Because sabi nga, call unto me, sabi niya, and I will answer thee. Tayo po yung dinidinig ng Diyos. The Lord answered our prayer. Marami rin pong salamat sa inyo pong mga pagsuporta sa atin pong ministry, sa atin pong His Sanctuary Ministry. At tunay nga po na ngayon pong mga suporta ay pagpapala po sa atin na yung mga panalangin, prayer support is very important to us. Because without your prayer, tayo po ay tunay nga na mahirapan. But thank God because God is the prayer answering God. Ganun din po sa inyong mga financial support, bagamat tayo po ngayon ay umaahon pa lamang for many things na nangyari po sa Hong Kong, yung atin po mga rally, ang atin po mga services ay nabinbin, and then yung pandemic. And we pray na sa atin pong pag-ahon, sa atin pong sama-samang pananalangin, sama-samang pagsuporta, ay tunay nga na tayo po ay mapalakas ulit
tayo po'y mapalakas ng mapalakas. At tunay nga na ang gawain ng Diyos ay patuloy na mapalakas din. Ang ating po mga daughter churches sa Pilipinas, we're still supporting them. At salamat po sa inyong mga suporta. If you still want to support ating po mga churches, mga pastor, na kung saan ay talagang nahihirapan because of pandemic, ang kanilang mga services ay hindi pa talaga okay. So thank God because your support is helping us to be a blessing sa ating mga daughter churches. Napakarami na ho nating daughter churches sa Pilipinas at tayo po ay tunay nga na nalulugod because God allowed us to be a channel of blessing sa buong Pilipinas po. If you want to support our daughter churches, ay punta lang ho kayo sa ating pong mission house and andyan po ating po mga missionary, andyan po ating po sinanay dalin din po o kaya andyan po sa worldwide. Andyan din po si Michael, you can hand over your support sa ating pong mga kapatiran. So that ang mga daughter churches po natin ay ating matulungan, ganun po ang ating pong mga operational expenses dito po sa Hong Kong ay ating pong matugunan. Your support in prayer and finances is a blessing to us. Thank God because you are with us. Thank God because you are supporting the work of the Lord. And I pray that God would reward you tremendously, you know, and will return it to you, pressed down, shaken together, and running over in Jesus' name. More blessing to you and mega blessing as you continue to support the work of the Lord in prayer and in your finances. Ngayon po, tayo po ay pangunahan ni Ate Dang sa ating pong closing song. And salamat sa Diyos sapagkat ang ating pong mga prayer request ay tinutugon niya and more miracle will happen sa ating pong buhay. So let's sing this song, How Great Is Our God. Thank you.
Jesus, we thank you, God, for the answered prayer. Thank you, God, for your presence. Thank you, God, for what you're going to do. And we give you the glory as we go to our respective bed. Lord God, your anointing continues to overflow and give us your vision, give us your dreams that will glorify your name for the next day. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for watching our channel. Don't forget to subscribe and click the bell button so that we can inform you about the latest update video of Dr. Bong Hermosa. Mega blessings.